Yo, hello guys, welcome to my channel. And this is my name is Rafael Rosario, and this is Cyber Shield. So, ang i-vlog natin ngayon mga ka-shield is nandito nga tayo ngayon sa Antipolo Cathedral Church, kung saan nga ipapakita natin na alamin natin itong bagong itong protocol sa kasi nga ay muli na nag-open itong Antipolo Church sa mga sa public. So, paalamin natin kung paano na nga ba kung magpapabilis ka ng sasakyan at paano nga ba makapasok sa loob ng simbahan kung atin ka ng mesa every Sunday Mass. So, alamin natin yan at kung bakit at karami talagang tao dito kahit na may ano tayo, may mga protocols dinagsapa rin nga ng tao itong Antipolo Cathedral Church. So, ngayon, aalamin natin yung mga pinapapasok kasi limit lamang yung pinapapasok sa simbahan. So, aalamin natin kung ano ba yung mga qualification para makapasok ka dito sa loob ng simbahan kung ikaw ay attend ng Sunday Mass. And aalamin din natin yung proseso kung paano nga magpabindisyon ng mga sasakyan kung ikaw naman ay nagpapabindisyon ng iyong mga sasakyan o kung ikaw ay pupuntahan para i-bless yung sasakyan mo kung paano naman ito proseso. So lahat ng yan ay aalamin natin dito natin sa ating vlog dito pa rin yan sa pero bago yun hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel at bago lamang kayo sa aking channel huwag nyo na kalimutan libre lang itulak nyo na yan sa like na rin ang notification bell thank you.
Ito naman kung paano proseso sa pagdibilisyon ng mga sasakyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakilabas naman po yung mga resibo. Pakitaas naman. Para malaman po natin kung hanggang saan yung mga magkakasal. Pakitaas po, pakilusap. Thank you po. Pagkatapos po ng ating panalangin para sa pagbabasbas, gagawa po tayo ng dalawang maayos na pila. At ito po tayo magbisik ng mga na tubig. Pagkatapos po ng pagbisik, mahalin po kayo ng lupas at puro sa inyong mga pupuntahan. Kayo po ay magsisimba, pagbibigay po sa likod na bahagi sa kabila ang inyong mga boto para po bigyan ng partner ng mga susunod na magpapabastas. Sunday Mass o ng Misa dito sa Tomorrow Church. So, ang bago po dito, mga kasiuna, ay syempre magpapabaril ka nga sa body temperature mo. So, pangalawa, punta ka dun sa helpdesk kung saan mag-register ka doon nasa information mo. Ang pangatlo, papasok na ng Apollo entrance, papunta ng labas sa bahan, pero aapa ka muna doon sa mat na may disinfect bago ka makapasok ng tuloy sa labas sa bahan. Pero may mga hindi pinapapasok dito mga kasyuda, tulad na buntis, 21 years old pababa, at saka hindi na pinapapasok dito may mga health condition at mga senior citizen. So yun naman hindi pinapapasok mo dito sa loob ng simbahan kung ikaw ay mag-attend ng misa. Then, pag nasa loob na naman ng simbahan, mahigpit na pinagbabawal muna umawak na sa mga imahen. Siyempre, para makaiwan pa rin siguro sa ano, sa mga pag-awa-awa itong mga anuman, mga virus na ito. So, bawal tayong humawak sa loob ng simbahan ng mga imahe. So, sa loob, sa loob rin ng simbahan, may mga social distancing din ng mga upuan doon. Bawat isa ay layo-layo nga silang nakaupo. Pagdating naman sa komunyon at sa pagkakanta ng Osana, bawal na rin sila maghawak-hawak. So, mahigpit din na ipinatutupad yung implementation nito sa loob ng simbahan. Samantala doon naman sa mga gusto mag-pabasa-basa kanila mga sasakyan, pwedeng-pwede. Ang gagawin nyo lang is, magpaparegister, pipila muna kayo. Then, magpaparegister kayo doon sa loob ng desk nyo naman doon, sa isang desk naman doon.
para sa mga pagpapabendisyon. Then, ang bayad is kusang loob na lang kung magkano. Wala siyang price para kumuha ng ticket doon. Tapos, pag nakakuha ka na ng ticket, pipila ka na doon sa may mga nagbabasbas para mabasbasa na yung sasakyan. So, yun naman yung proseso dito naman sa pagbabasbas ng sasakyan. So, sa mga hindi pa nakakaalam, pwede na po kayong umakyat lang Sunday Mass dito sa Antipolo. Open na po tayo sa public. So, sa mga hindi pa nakakaalam, huwag nyo nang kalimutan. Kaalat information. At syempre, kung hindi naman mahalaga yung inyong pupuntahan, manatili na lamang tayo sa loob ng bahay tulad ng mga hindi pinapapasok dito sa loob ng simbahan, mga senior citizen, mga bumitis, at syempre, yung mga 21-year-old below, bawal din, at yung mga may health condition ay pinababawal din sa loob. So, kung kayo yung isa sa mga yan, manatili lang tayo sa mga bayad, hindi po kayo papapasokin nga dito sa loob ng simbahan.